Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat hindi lamang makuhang kumain ni Jesus at ang kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kunin siya. Sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Sa ating ebanghelyo ay maganda kong mapansin ang isang maliit na detalye. Gustong kunin si Jesus. Bakit? Kasi sinasabi na ng mga tao na si Jesus ay nasisiraan na daw ng bait. Kumbaga may chismis na. Pagkatapos nito'y hirangin ni Jesus ang kanyang mga alagad na tinawag niyang apostol. Pagkatapos siyang pumili ng 12, ngayon binabansagan siyang nasisiraan ng bait. Pagkatapos niyang magpagaling, binabansagan siyang inaalihan ng masamang espiritu o prinsipe ng mga demonyo. Kung babastong tutuloy hunin niyo, yung ating ebanghelyo ho ngayon, ayon ho sa 3 kapitulo ho ni San Marcos, yun po ang kasunod nun. Pero tumigil ba si Jesus? Hindi, di ba? Hindi siya tumigil sa mga nagko-comment sa kanya. Hindi siya tumigil sa mga nagsasabi sa kanya. Pero anong importante kay Jesus? Mas importante sa kanya ang gampanin ang misyon na binigay sa kanya ng Ama kaysa sa comment ng ibang tao. Mas mahalaga sa kanya na maging masunurin sa Ama kaysa kung ano man ang sasabihin ng taong nakapaligid sa kanya. Gampanan ang misyon, sundin ang kaloob at ang loob ng Ama para sa kanya. Yan ho ang nagbibigay lakas kay Jesus para magpatuloy. Kahit na minsan hindi siya tinatanggap, kahit na minsan sa ikwento ng ebanghelyo, sa may papasok pa lang ng bayan, hinarang na siya at sabi, huwag ka nang tumuloy dito. In the face of rejection, Jesus remained faithful. Kasi yun ang importante sa Kanya. Ang gawin, ang misyon, at ang dahilan kung bakit siya ipinadala ng Ama. Tayo rin ho bilang mga Kristiyano at sumusunod kay Jesus Nazareno. Ano ang mahalaga sa iyo? Kasi kung ano mahalaga sa iyo, doon din nakapaloob ang pagpapasya mo. Kung ano ang values mo, kung ano ang pinahahalagahan mo, doon lagi nakadikit kung paano ka tumutugon sa bawat bagay na iyong makakasalubong. Sa bawat pangyayari sa iyong buhay, ang pagtugon mo ay nakaayon sa pinahahalagahan mo. Si Jesus ho sa Ebanghelyo, mahalaga sa Kanya ang Kanyang misyon. Mahalaga sa Kanya ang tumugon sa Ama. Sabi nga ho ni San Pablo, sa Kanyang mga sulat si Jesus ay naging masunurin hanggang kamatayan.
His value is obedience. Kayo, tayo, bilang mga Kristiyano, what do we value most? Kung vina-value mo yung image mo, konting comment lang sa iyo, nasasaktan ka na. Todo defend ka pa ng sarili mo. If you value your image. Pero if you value your faith, walang makakakuha sa iyo niyan. Kung pinapahalagahan mo ang iyong pananampalataya sa Diyos, tumutugon ka sa salita ng Diyos at nakikinig dito. Halimbawa lang ho yan. Kaya ho kung ano ang pinahahalagahan natin, doon din nakaugat ang ating pagpili at pagpasya. Kaya magandang itanong sa atin bilang mga Kristiyano, ano ang pinahahalagahan mo? What do you value the most? At sana lang ho tayo mga Kristiyano, ang pinahahalagahan natin at binibigyang importansya sa buhay, unang-una ho sana, ang salita ng Diyos. Yung salita na humuhubog sa puso natin, ang salita ng Diyos na minsan humahamon sa atin bilang mga Kristiyano, ang salita ng Diyos na minsan ay binabagabag tayo. Yung sana ho, yung first value natin bilang Kristiyano, ang pagpapahalaga sa salita ng Diyos na humuhubog sa ating buhay. Ang mabuting balita ho, ay pinahalagahan ni Jesus. Kahit na hanggang kamatayan, pinahayag niya ang Ama. Tayo po bilang Kristiyano, sana Kristiyano tayo. Hindi lang po kung may blessing, pero mas Kristiyano sana tayo, lalong-lalo na sa mga panahon ng pagsubok sa ating buhay. Kasi ang value natin ay ang salita ng Diyos. Doon tayo nakaugat. At kung ang buhay natin ay nakaugat sa salita ng Diyos at kanyang mabuting balita, hindi tayo natitinag sa ating pamumuhay. Sa salita ng Diyos tayo, kumukuha ng lakas at lakas ng loob. Amen. Tumayo po ang lahat.